Nagsani puwersa ang Pilipinas, Amerika at Japan sa isasagawang kauna-unahang trilateral maritime exercise na gaganapin sa bansa sa susunod na buwan. May ulat si Bea Bernardo. Sa unang pagkakataon, magsasani puwersa ang Philippine, US at Japanese Coast Guard sa isang trilateral maritime exercise. Apat na barko ng Pilipinas, kabilang ang BRP Melchora Aquino at BRP Gabriela Silang ang gagamitin sa exercise. Habang tig-isang barko naman ang gagamitin ng US at Japan Coast Guard. Sa Mariveles, Bataan, gaganapin ang maritime exercise na magsisimula sa June 1 hanggang 7. Senaryo ng aktibidad, target ang isang vessel na may lulang weapons of mass destruction o kaya naman ay barko ng mga pirata. Magtutulungan ang tatlong bansa para tugisin ang barko at magsasagawa rin ng search and rescue dahil tatalon sa dagat ang mga kunwaring biktima. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, masusubukan dito ang interoperability ng mga kalahok na bansa. Ito talaga yung trabaho namin, law enforcement at search and rescue. Ito yung itetest namin yung mga procedures na meron yung aming mga tao. Nanguna ang US at Japan upang mabuo ang maritime exercise. Una ng tinalakay ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapalakas ng trilateral cooperation kasama ang Japan nang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington nitong buwan. Kamakailan lang ay nagpahayag ang G7 member state o group of 7 ng suporta sa 2016 arbitral ruling kung saan binabaliwala nito ang pag-akin ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero sabi ng PCG, ang aktibidad nila kasama ang Japan at Estados Unidos ay hindi maituturing na show of force. This is a usual, this is a routine activity among US, among Coast Guard agencies. Wala namang masama kung mag-exercise ka together with your counterpart sa US at sa Japan. Nilinaw ng PCG na hindi ito konektado sa tensyon sa West Philippine Sea. Magsasagawa naman ng contingency plan ang tatlong bansa sakaling magsagawa ng aktibidad ang China para tutulan ang maritime exercise. Sa Webes, nakatakdang dumating ang mga barko ng Japan at US sa Maynila. Inimbitahan din nila ang Australia at India para maging observers sa nasabing trilateral exercise. Bea Bernardo para sa Bayan.